Hi guys, today is Saturday at samahan niyo ako today gumala dito sa Water Lily and Lotus Pond. Ang cute lang ang place na ito. And this is one of my favorite spot dito sa Lions Park. And let me share to you this too. At sana ma-feel niyo na nandito rin kayo, no? Samahan niyo ako. I-tour ko kayo dito. So, ito yung ating Water Lily and Lotus Pond. Meron sila ditong mga precautions. So, bawal umakyat sa pond. Medyo madumi ngayon yung pond. Kasi parang kapapalit lang nila ng mga lilies tsaka lotus eh. Kaya medyo madumi pa siya. Yan siya. Yan. Hindi today matao guys. Because of pandemic. Nalilesen yung mga tao sa park natin. So ayan, may nakita ako dito. Look at this one. This cute guys. Hey, how are you there? How's life going on? Hey. And he has a friend over here. Hey you guys. So ayan, wala pang bulaklak yung ating mga lutos at saka yung ating mga lilies. Usually, nandun lang pala yung mga lutos. Ayan. So, ito ba yung lutos? Ito pala yung lutos. And then yung mga lili yun nandun. Medyo malamok today guys. And before ako pumunta dito, I make sure that I spray my mosquito repellent. Kasi pag ganitong season dito sa Hong Kong, after a rainy season, tapos biglang uminit siya, maraming lamok. And aside sa lamok, meron din itong mga maliliit na lumilipad-lipad, tinatawag naming neck-neck. Mas makati pa yun sa lamok kumagat. At talagang sinisip-sip na yung dugo mo. Cute din ito, oh. So, ayan siya. And this is a lotus and water lily. Pero hindi pa sila namumulaklak. Babalik ako dito guys pag namulaklak na sila. Kasi parang tatanim lang nito nila ulit eh. Nung winter kasi nawala to lahat. Empty yung pond na to ng winter. Narawak siya. Maganda dito mag-pictorial, yung parang Japanese style na theme. Yung parang Japanese theme pag namumulaklak na to. Siyempre, since nandito lang din naman tayo, so dadalhin ko na rin kayo dito sa kanilang Trace of Hong Kong Wild Animals. Hi, Mr. Dwarf. So, help me to name these animals, guys, pagkilala nyo sila, okay? Of course, kilala nyo na yan. May bonus pa na butterfly. Yan. Look at the ambience. How could you imagine walking alone here? And then, seeing somebody like this! Squirrel! No? And then someone is speaking here. Yung friend natin. Hello, how are you? Best friend for all season. And then si COVID-19 nandiyan din. Fruit bat. Guys, walang mga pangalan. Walang may nakalagay. Ito naman is... Oh.
dito naman yung pines na animal. Yew. Favorite ni Riri yan actually. Favorite na yan. Yan. Tawag ni Riri dyan, donkey. Hey there. Someone's here. Yan. Anong animals to guys? Tulungan nyo nga ako. Tago pa doon sa loob. Yan yung ating friend din. Si Uuaa, monkey, monkey. Monkey, monkey. Oops. Yan siya. Sarap dalhin dito yung mga bata, pero malamok na yun. Wild boar. Ito pala yung mga animals nila dito na nilagay. Meron silang red muntjac, crested mayana, boa constrictor, squirrel, monkey, ferret badger, small Indian civet, East Asian porcupine, bat, Eurasian wild pig, leopard cat, black kite, Chinese pongolin, mustang civet, and all. Yan na po sila. Yan na po yung mga animals dito. Hi! I'm warm in my body. Oh my God! No, me! Not me! Oh my God. Sorry guys, kasi ako talaga yung taong matakotin sa uod. Yan. Yung aking ibon. Takotin talaga ako sa uod guys. Sa totoo lang. So this way is going to the hiking. Pwede ka na mag-start ng trail mo dito. Another way is papuntang Saikong City. And the another way is papuntang papuntang Chuhang Nature Trail. So ganyan siya. Puntaan natin kanina. Check, diba? So, itatry ko na dito ako dumaan sa kabila. Try ko na bumalik sa park. And, may trail din dito eh. May isa pang trail dito. Gusto mong medyo mas exciting yung trail mo. Papunta ng Tri Beach. Ayan. Medyo mahirap dito yung daan. At saka kailangan marami kang energy na baon. Kasi I've tried this one already. Marami siyang stairs. Pero worth it naman. Super worth it. Super worth it mag-connect sa nature. Appreciate the how beautiful the nature is. Diba? So ito yung trail nila. If you wanna go hard hiking. Yeah. Yan. Chuhang Nature Trail. Yan. Tapin mo yan. So, ito namang sa ilalim nila is yung Death Cafeteria. Actually, meron din ditong mga herbs silang tanim. Ano ba to? Hindi ko alam. Lotus Lily Deep Cafeteria. This one also is another way kung gusto mo rin doon sa kabila naman dumaan. Basta lusot-lusot yung daan dito guys. At yung park na to usually napaka animal friendly kasi lahat almost ng gumagala dito is mga aso. So, napaka animal friendly din ang park na to. Diyan hindi tayo pwedeng pumasok sa kanilang kasi sarado siya. The more you walk, more you explore. So, papakita ko na lang kahit konti dito sa labas. Kasi sarado siya, guys. So,
ito lang yung time niya po for public viewing. 9:30 a.m. to 4 p.m. close on Tuesdays. Chinese Herbal Garden. So, sarado siya, guys. Hindi tayo pwedeng pumasok. Ang cute. So, now, pauwi na tayo. At ito pala yung place na to is every morning yata meron dyang mga fresh veggies na binibinta, organic veggies. This is a butterfly valley. Ayan, maraming butterfly. Pero today, walang mga bulaklak. So, of course, wala rin mga butterfly. Ayan. Sabi niya, be quiet, observe the cheerful flitting of butterflies, capture the butterflies, the beauty of butterflies by taking photographs only. Don't collect or disturb butterflies at any stage for their age, caterpillars, pupae, and adults. Don't pluck any plants. Ayan. Simple lang naman, guys. When they give you the place na for free, you just simply follow the rules. Para walang problema. Ganun lang naman, diba? Ganun lang. So, that is the cafeteria. And this is the little farm. Ganyan siya. This is trap flower. Hindi pa namumulaklak. Ayan guys, butterfly. Ito pala yung kanilang ornamental plants. Mga ornamental plants nila.